nakakilala kami ng misis ko doon sa Gaisano Mall sa Malaybalay. Siya yung cashier, tapos ako yung taga-wrap ng mga binili ng mga customer. Mga 2 years, naisipan namin na magsama na kaming dalawa. Nakatira lang kami doon sa mga magulang niya, hindi pa kami ikinasal noon. Buti na lang may programa tayo sa barangay natin na may kasalan ng bayan. Ang hinanda namin sa kasal ay dalawang native chicken. At yung dalawang native chicken na yon ay binigay lang ng naging ninong at ninang namin. Akala ko wala nang problema kasi kasal na kami. Doon pala nagsisimula ang totoong buhay. Araw gabi nagtatrabaho ako. Sa madaling pang-araw, nag-spray sa sikat ng araw, nag-aani ng palay, nagbubungkal ng lupa, nag-harvest ng mais. Wala pa yung libre, walang libreng kain at snack, wala. Tapos ang perdi pa yun, simula 7 o'clock up to 4 p.m. 120 per day pa lang, 120 pa lang yun. Isang araw, yung nalasing yung papa niya, pinalayas niya kami doon sa bahay niya. Ang sakit talaga. Umiyak ako isang hapon. Pumunta ako sa ninang ko. Doon ako nag-ano sa kanya na sana patirahin niya sa kanyang mutiring bahay. May isa ring negosyante dito. Kinuha ako niya ng right hand niya. Ako ang taga-binta, ako ang taga-patanim, lahat-lahat nasa akin. Dahil doon, natuto akong magnegosyo ng sarili ko. Doon kami nakaipon ng medyo malaki-laki. Tapos yung may puhunan na kami, bumili na ako ng seeds ng matso. Nagsimula na ako ng nagpapatanim na ako. Araw-gabi rin, nagtatrabaho rin ako kasi yung pag-deliver, ako noon, ako ang nag-deliver sa kahit saan lugar. Midnight, nandyan pa ako sa daan. Ang sa akin at sa mga growers ko, lahat-lahat na yun, hindi siguro bababa sa mga 25 hectares. Tayo ang nagsusupply doon sa Lanao, Baroy. Twice a week yun. Tsaka sa Sambuanga, may delivery din tayo doon. Sa Iligan, sa Mantikaw, sa Cagayan, at papuntang CDO. 6,000 pieces sa isang delivery lang. Pinakababa na yun. Sa isang linggo, kung susumahin natin lahat, aabot ng 25,000 pieces yung ma-deliver natin. Yung mga tao ko, parang kapatid ko lang yun, parang kaibigan. Kung anong makain ko sa bahay, doon yun ang makain nila. Kung saan sila kumakain, doon din kami kumakain. Sinasabi ko sa kanila nga, kahit wala kayong trabaho, dito kayo sa bahay, walang magutom sa inyo. Kain kayo, kahit basta nandyan lang, kainin nyo. Kasi naranasan ko kung gaano kahirap yung sahod nila. Halimbawa, nag-harvest kami ngayon. Iba yung sweldo ko sa harvest nila, tapos kahapon nag-fertilizer, nag-aabuno. Iba rin yung sweldo sa pag-aabuno ko sa kanila. Minsan, inilalabas ko sila, outing kami sa dagat, naligo kami sa mga pools. Hindi ko rin matupad itong mga pangarap ko kung wala sila. Kung ako lang mag-isa, wala din akong maabot ngayon. Kaya malaki rin pasalamat ko sa kanila na sa kahit anong hirap, anong nadinanas ko, nandyan sila nakalalay sa akin. Kasi yung mga tao dito, nakikita nyo, laging nakatawa. May something kasi. May something yung utak. Huwag mong angkinin kung anong nasa iyo ngayon. Isipin mo na pinahiram lang yan ang Panginoon sa iyo. Kaya i-share mo yung blessings mo kung anong nandyan sa iyo. Kawawa lang yung farmers kasi yung mga katulad ko na naghanap buhay rin, nagninegosyo dahil gustong umasinso ng buhay. Yun ang kawawa kasi ang sa kanila inutang, yung mga delivery nila inutang. Ang dapat sana, pag utang ka ngayon, pag next delivery, yung inutang mo, babayaran mo. Ang nangyari, palagi ka lang nagde-deliver, tapos yung pinakaunang utang pa, hindi pa nabayaran. Kaya doon, nalulugi. Paano mo makikita ang ginansya mo, yung uutang ka palagi? Kasi katulad ng mangutang ka sa Bombay. Paano makita mong ginansya mo, araw-araw kinukuha ng Bombay? Kahit kunti lang yung kukunin mo na supply, at least, cash. Para yung kahit kunti rin yung ginansya, nasa iyo na. Hindi talaga ang buhay, hindi madali.
na sobrang hirap. Buti na lang andyan ang Panginoon. Siya laging gumagabay sa akin. Ang yung mga hindi ko hinihingi na bagay, yung wala sa isipan ko na magkakaroon ako, binigyan niya lahat. Hindi ko naman yun hinihingi, ang sa akin lang na angat lang kunti yung buhay ko. Sa mga taong parang nakita sa sarili na parang wala na silang pag-asa, huwag kayong mawala ng pag-asa. Mananalig na kayo at magsisikap lang talaga. Yun lang.